pag-uusapan natin ngayon is all about swerving. So, pwede ba kayong kasuhan pag nag-swerve kayo? Pwede ba kayong hulihin ng MMDA, LTO, or ng police kapag nag-swerving kayo? Pag-uusapan natin yan dito. Kaya... Tingitan nyo to. Walang hiya ka mag-motor eh. Dalawa na yung inalang mo motor eh. Hindi ito yung nagmamadali lang ako. 700! Hinaya kong dadan! Ako lang to, di ako lang may... Ay, puta ka, pulis to! What's up guys, this is Edride. So, pasensya na kayo, ngayon na lang ulit ako nag-vlog kasi nagkasakit ako. So, happy new year nga pala sa inyo mga throttle. Medyo late pero pagpasensyaan nyo na, talagang late eh, kasi ngayon na lang ulit ako nag-vlog. So, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-comment, like, and subscribe. And then, don't forget to click the notification button. So, yun mga throttle, check nyo lang yung mga video natin, marami kayong matututunan dyan. And thank you nga pala sa 35,000 subscribers natin dyan. So dito lang sa Las Piñas, mag-iikot-ikot. Sana papasukin ako dito sa ano, sa subdivision ng Moonwalk. So yun nga pala mga ka-throttle, pag-uusapan natin ngayon is all about swerving. So pwede ba kayong kasuhan pag nag-swerve kayo? Pwede ba kayong hulihin ng MMDA, LTO, or ng police kapag nag-swerving kayo? Pag-uusapan natin yan dito. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-throttle. Siyempre huwag kalimutang mag-subscribe. Wait, lalagpasan lang natin yung gwardiya. Sana di tayo parahin. Yeah. Okay. So yun nga mga ka-throttle, itong video natin na to, i-explain natin yung swerving. And then syempre may mga isisingit din tayong video, may mga ipapakita din ako sa inyong video. Actually nag-trending to, para naman medyo may thrill. And then comment nyo na rin kung anong masabi nyo doon sa video na yun. And syempre papaliwanag natin kung ano yung tama mga ka-throttle. Sisimula na natin. Lilinawin ko lang po, ang swerving is not a violation mga ka-throttle. Swerving, ito yung tawag sa isang move or changing lane or pagpapalit ng linya. For example, andito tayo sa may inner lane, lilipat tayo ng outer lane, so gano'n, yun yung swerving. Syempre, hindi ka basta-basta pwede mag-swerving kasi nga, ito yung nagiging cause ng accident kadalasan. So, dapat tumingin ka muna sa side mirror and then syempre may tamang layo rin kung kailan ka magsiswerve or kailan ka lilipat ng linya mga ka-throttle. So yun nga, sabi kasi doon sa base naka-indicate sa rules ng LTO, sa guidelines, dapat daw 50 meters, kunyari kakanan ka or kakaliwa ka, 50 meters naka-signal light ka na, and then pag nasa 30 meters ka na, kailangan nandun ka na sa linyang papasukan mo. Diba? Kunyari mag-turn right ka, 50 meters, signal ka na agad, tapos kapag 30 meters na, pumasok ka na dun sa linya, so madali ka nang makakaliko, diba? Yun nga, nakikita na ng mga ibang rider or ng ibang sasakyan, ng mga four wheels na liliko ka na kasi nga nakapag-signal ka na agad. So kasalanan na nila yun kapag binangga ka nila na malayo pa lang, eh nag-signal ka naman na maayos mga ka-throttle. O saan, hindi tayo harangin dito, no? Hindi tayo hinarang kasi may bayad kasi doon. So shortcut kasi to, actually wala naman talagang pupuntahan, ikot-ikot lang ako. So yun nga mga ka-throttle, yung swerving, dapat 50 meters pala nakasignal ka na. So marami kasing rider na naabuso kasi nga daw, swerving sila, so hinuhuli ng mga MMDA. Actually mga ka-throttle, etong swerving kasi, hindi naman talaga violation, pero ang tawag dito kapag ginawa mo ng hindi maayos yung swerving is reckless driving. So ano nga bing reckless driving? So yun nga, papalit-palit ka ng lane, walang tingin-tingin sa likod or walang tingin-tingin sa side mirror, palit ng linya. So yun yung tinatawag na reckless mga ka-throttle. Yan, kagaya yung ginagawa natin, singit tayo dito, reckless yan. Yung mabagal naman, tsaka nakahinto naman sila, safe naman, di ba? Drive with your own style nga, sabi nga nila, di ba? Yun nga mga ka-throttle, mabalik tayo sa topic. Masasabi mo lang na reckless, syempre alam mo naman yan sa ginagawa mo kung hindi ka magsisignal, di ba? At syempre bago ka liliko, lagi mong tatandaan, titingin ka sa side mirror, di ba? Para hindi ka mababangga nang nasa likod, may vision ka. So, sa side mirror natin na maliit na yan, ako kasi nakikita ko na, kumbaga, sanay na ako eh. Alam ko na kung paano tignan yung angulo. Kung may sasakyan sa likod ko or bago ako lumiko, may kita ko muna, di ba? So ito nga mga ka-throttle, dito kasi sa Pilipinas, merong law na pag nagkabanggaan kayo, kahit nasa tamang linya ka pa, basta nakapatay ka sa banggaan, eh kakasuhan ka na ng reckless imprudence resulting to homicide. So hindi naman yata iba sa atin yan mga ka-throttle. Alam nyo naman yan, nababalita naman sa TV yan. Like na lang nung motor,
sumalpok doon sa jeep na nasa tamang linya naman yung jeep, namatay yung rider. Ayun, nakulong yung jeep ni driver, kinasuha ng class yung prudence resulting to homicide, mga ka-throttle. So actually kasi niyan, hindi naman siya nakulong dahil kasalanan niya kaagad. Nakulong siya kasi syempre i-hold muna. Pero pag nakita naman sa investigasyon na tama siya, papakawalan din naman yun, mga ka-throttle, di ba? Lalo't may mga CCTV. So ito may mga papakita akong video sa inyo na nung mga nakaraan lang nag-trending. So bibigyan natin ng reaction. Unang-una, itong HPG tsaka yung kamoteng rider na to. So ito, papasok ko muna yung video tapos sasabihin natin yung reaction natin. Sir! Patay na kapangwalan niya! Pasensya ka na, sir! Sabi mo! Sabi mo, sabi! Oto, tatabi ko ka! Sabi mo! Wala niya ka magbutor eh! Hindi, sir, nagmamadali ako, sir. Late na kasi ako, sir. Wala ang pakailan! Sabi mo! Magtuturuan ko lang! Tawag ko lang! Wala ka magbutor! Sir, nagmamadali na ako, sir. Wala ang pakailan! Nagmamadali na ako, sir. Wala ang pakailan! Magtayad ko eh! Sir, nagmamadali na ako, sir eh! Sir, wala niya ka magmotor. Wala niya ka magmotor. Hindi. Puta kanina ka pa. Bumukal lang ako eh. Pisensya mo. HPG ako ha. Mala, sir. Wala akong pakailam. Wala akong pakailam. Tutulang kita ng leksyon. Sir, kalma lang tayo, sir. Sa HPG ako sa kasar. Wala akong pakailam. Sir, kalma lang tayo, sir. Pisensya mo. Milisensya ako. Lawas mo. Milisensya ako, sir. Kakilan lang tayong dalawa. Wala pa kayo, tarantado ka magmoto na. Nilisay siya ako, sir. Nagmamadali lang talaga ako, sir. Oh, yan. Opo, sir, nagmamadali lang, sa'yo. Sir. Ha? Sir, pasensya. Lisensya mo! Meron akong lisensya, sir. Lisensya mo, tingitan mo yan. Hindi naman ako man eh. Tingitan nyo to. Walang niya ka magmotor eh. Dalawa na yung inalang mo motor eh. Hindi, sir, nagmamadali lang ako. Pwede ka magmadali, hindi ka maka-accidente. Sir, hindi naman ako bumuka sa'yo, sir. Sabi mo, lisensya mo. Lawas mo. Sir, may lisensya ako, sir. Ilabas mo. Sir naman. Ilabas mo! Militation naman ako, sir. Bumuka lang naman ng konti, sir. Ayun na ka pa, walang niya magbutor. Hindi, sir. Pinagmamastan kita. Sir, huwag natin tayo sa ito uli, sir. Kalma lang tayo, sir. Labas mo! Ito nga si militation ako. Tingitan nyo yun, ha? Walang niya ka magbutor. Hindi, sir. Gumanon lang ako sa inyo naman. Ito, riders ka pa. Hindi, walang niya ka. Hindi, walang niya. Sa arsap din ako, kay Karen Busita ako. Sir, kalma tayo, sir. Labas mo! Militation naman ako. Labas mo! Sir. Tingitan niyo yan. Tingnan niya ka. Hindi tayo nagmotor para magtarantado magmotor. Hindi, sir. Ha? Labas mo. Militation naman ako, sir. Ayan, no? Oo, sir. Labas mo. Sir. Walang niya ka magmotor. Kanina ka pa. Nagmamastak kita. Hindi ka pa magmotor, ha? So yun na nga mga ka-throttle, anong masabi nyo dun sa video na yun? So sa akin kasi ito, sariling opinion ko lang to. Nung napanood nyo yung video, syempre mag-iinit ka talaga, diba? Kasi medyo arrogant talaga yung pulis dun. So pero kung titignan nyo mabuti, pareha silang may mali eh, diba? Unang-una, kamote-kamote talaga yung rider. Reckless na reckless talaga mga ka-throttle. Doon sa huli, nagpakumbaba siya. Kasi alam niya naman yung ginawa niya, diba? Reckless na reckless talaga. And then yung mali lang kasi ng pulis doon, parang pwede niya naman kausapin na maayos, diba? So nandun na yung rider eh, tumigil na eh. Pwede niya naman hulihin kung huhulihin niya. Pero napaka-arrogante kasi ng dating niya. And then, ang masama pa doon, nag-name drop pa siya ng pangalan ni Colonel Busita, diba? So kung tatanungin niya kung tama yung ginawa niya, nagtawag siya ng enforcer, actually tama talaga yun mga ka-throttle, kasi parang doon niya pinara yung rider nung malapit sa enforcer, diba? Nung nakita niya sa unahan na may enforcer, pinara niya, hindi huminto, nung naabutan niya, malapit pa rin naman doon sa enforcer. Actually tama naman yung ginawa nung police or nung HPG, in fairness sa kanya, tama naman talaga yun. And tama naman talaga hulihin yung ganun ka-reckless na ginawa ng rider, diba?
And then kung makita niyo yung actual post noon, medyo nagyayabang pa yung rider. Honest opinion ko lang to mga ka-throttle, parehas naman talaga may mali. Unang-una talaga mali doon sa rider. And then ang mali lang ng pulis, talagang medyo arrogante lang. And syempre nag-name drop pa. So ito naman mga ka-throttle, meron pang isang video na papakita sa inyo. Ito yung nag-trending din nakaraan. Tawa talaga ako ng tawa na panood ko to. Kasi yung nag-swerve, syempre napaka ano naman kasi, napaka grabe naman ng pagliko nun. Talagang swerving na swerving talaga yun. So siya pa yung galit, hinabol pa yung pulis. Di niya alam, pulis pala yun. Kung napanood nyo na yung before, New Year yata yun. So ito, pa-flash ko ulit yung video. Ay, dito ka ganun sa pan, na right mo. Dapat dito ka sa pan. Sa inyong mo. Ha? Hindi mo dagan. Ayun mo na. Oo, dito lang ako sa pisa live. Sige na lang, bro, right mo sa isan. Anak ko yun, bro, sa tabo. Wala ko pala yung pagkaya ka. Yung mga dalag ko sa tabo lang kayo. Hindi ko sa boy. Wala pa kayo ng red. Hindi na ako. Wait till you see the no. Eh, minan tak maya ko tayo ng mga ano sana. Ako na. Para ka mga krasun lang ka! Kita ba punta? Ha? Bukod-bukod sa takuan sa ipasabot nyo mo! Abi na po! Ha? So ano mang sabi nyo mga ka-throttle? Meron ng subtitle. Credit nga pala sa may-ari ng video. Lap trip talaga ako doon takti niyan. Biglang bumait nung sinabing polis. Biglang bumait eh, no, kakilala daw. Kala niya kakilala kaya hinabol, di ba? So actually guys, mabait yung ano eh, mabait yung pulis eh, di ba? Unang approach sa kanya, hindi kagad siya nagpakilala ng pulis. Kaso yun nga, masyadong makulit yung rider na naka-yellow. Kaya nagpakilala ng pulis yung ano, yung rider. Yung para siyang ano, parang pusang biglang umamo. Actually tatakpan ko yung mukha na ito. Kasi nga syempre, ang objective lang naman natin, malaman nyo yung kung ano yung violation or ano yung take natin dito. Pero hindi naman natin intention na sirain sila sa public. So bahala na yung nag-post ng video, original yung owner ng video na i-post sa public. Basta tayo, tatakpan natin yung mukha mga ka-throttle, diba? So yun, nakita nyo naman, anong reaction nyo doon? So sa dalawang video na yun mga ka-throttle, ito talaga yung huli. Talagang maling-mali talaga to. Biruin mo, nasa outer lane siya, papasok siya dun sa inner lane, tapos magle-left turn, di ba? Talagang grabbing swerving talaga nun, grabbing reckless talaga nun. Buti nga hindi bumangga yung pulis eh, di ba? Tapos siya pa talaga yung galit. Kahit sabihin mong mabilis yung pulis, nasa inner lane kasi siya mga ka-throttle, di ba? Nasa tama siya, may right of way kasi siya. Samantalang isa, bigla-bigla ka na lang papasok ng pagkabilis-bilis na ganun. Kasi ko pa yung magagalit. So ganito talaga dito sa Las Piñas, medyo traffic talaga. As in super traffic. So kung makita nyo, iikot lang ako para makauwi na sa bahay. So nag-vlog lang ako mga ka-throttle kasi medyo na-miss ko mag-vlog. 2 weeks yata walang upload, pasensya na kayo. Ito nga pala yung reaction video lang, at the same time may matututunan kayo. Kasi nga ina-explain ko sa inyo, diba, kung ano yung ibig sabihin ng mga violation na to mga ka-throttle. Sa akin naman dito, aminado naman ako na hindi rin ako perfectong rider, may pagkakamote rin talaga ako. Pero di ba, nilalagay ko naman sa tama. Yun nga, 4 years na tayo nagmumotor, so parang hindi pa naman tayo na-aksidente mga ka-throttle, buong-buo pa rin, di ba? So nasa pag-iingat lang yan. So nga pala, since maikli pa lang yung video natin, na-explain ko na rin sa inyo mga ka-throttle. So kung saan nga lang pwede mag-swerving at saan, ano ang tamang pag-swerving mga ka-throttle. So meron kasing tatlong lane sa kalsada na may kita nyo. Meron tatlong guhit. Kagaya niya, nasa harap natin, putol-putol. Ibig sabihin niya, pwede tayo mag-overtake dyan.
magaya nun, hindi tayo lumiko, hindi tayo nag-swerve kasi nakita natin sa likod may mga sasakyan, di ba? So ganun yung tamang pagliko, titingin ka muna sa likuran. So kagaya niya, nakita nyo sa harapan natin, merong ano, putol-putol na linya. Ibig sabihin yan, pwede ka mag-overtake. Siyempre, titignan mo pa rin kapag safe. Ito naman, kung nakikita nyo naman yung solid white lane na yan, ibig sabihin yan, medyo risky ang pag-overtake dyan. Pwede ka mag-overtake, pero titignan mo muna kung clear. Talagang medyo peligro dyan, di ba? Pag nag-overtake ka, kaya titingin ka muna sa likuran mo or titignan mo muna yung kasalubong mo, di ba? Sisiguraduhin mo muna bago ka mag-overtake. So, ang ibig sabihin naman ng solid yellow lane, mga throttle, bawal ka lumabas sa linya mo kapag solid yellow lane or bawal ka mag-overtake talaga. So, yun lang mga throttle. Sana may natutunan kayo dito sa video natin kahit maiksi lang. And then, syempre, huwag nyo kalimutan mag-comment, like, and subscribe. So, ano masabi nyo dun sa mga video na pinakita natin or anong reaction nyo dun? Comment nyo lang sa baba, mga throttle. Huwag kalimutan mag-comment, like, and subscribe. Ed Ride Moto Vlog. Ride safe always.